Isang sanggol ang nakita sa isang kahon ng gin na wala lang saplot ang mga magulang missing in action na. Makakausap natin ngayon mula sa kabilang linya ng telepono si Franco Ortiz Jr. ang nakakuha sa bata. Franco, matanong lang namin, kailan mo natagpuan yung bata? Noon pong October 20 po yun. Sunday po ng gabi yun. Mga anong oras mo ito napansin itong kahon na ito na may bata? 7:30 po ng gabi yun. Saan mo ito natagpuan? Sa labas po ng aming bahay. Okay, isang lugar? Dito lang po sa labas ng bahay namin, sa may gate po namin, sa may terasa. Anong barangay yan? Sa barangay Tagungtong po, Goa, Camarines. At may ideya ka ba or kilala mo ba yung mga magulang nitong sanggol na iniwan dyan sa harap ng bahay nyo? Wala po kaming ideya, sir eh. Kasi maski nga po yung mga otoridad, wala pa yata ang lead mo. Okay. Sa tingin mo, bakit dyan sa harap mismo ng bahay nyo iniwan? Siguro po sir, kasi medyo madilim po dito sa parts namin, yung papasok po ng maliit lang kasing kalyeto eh. Bakit binuksan mo yung pinto at lumabas ka, saka mo nakita yung bata? Saan ka sana pupunta? Ano yung nangyari nung bago mo pa natuklasan na merong bata sa labas ng bahay nyo? Nanonood po ako ng TV sa salas namin. And then, may narinig po ako sa labas ng bahay namin na parang umiiyak po na akala ko nga po kusang maliit yung puting. Mm-hmm. Diba? Kasi ang akala ko po yung puting na parang basang-basa na at umiiyak. Ganyan, naghahanap ng masilungan. Kaya lumabas po ako, nakita ko po yung... Nakita nga may kahon po na maliit dito sa labas ng bahay namin. At nang tingnan ko po ay doon po galing yung umiiyak. At doon ko po nakumpirma na sanggol pala yung laman ng kahon. Ano yung naramdaman mo, Franco, nung nakita mo na bata yung laman ng kahon? Ano nga po eh, nabigla po talaga ako. Parang sinalibutan ako nung makita ko yan. Matanong ko, Franco, ikaw ba meron ka na ding anak? Meron. Ano yung naramdaman mo? Nagkaroon ka ba ng galit sa... posibleng mga magulang nitong bata? Oo nga po, natural naman sa akin kung gano'n. Kasi kawawa, may buhay naman po yung bata. Talagang magagalit tayo. Alam naman natin yung buhay ng tao. Hindi dapat gawin ng gano'n. Nung nakita mo ito, Franco, na bata yung laman ng kahon, ano kaagad yung ginawa mo? Sa una po ay naisipin ko munang wag pong galawin yun, yung kahon. Kasi diba, pag dumating yung otoridad, parang dapat alam po nila yung kung saan ang galing yung nakita nila yung mismong kinalalagyan ng kahon. So, tumawag po ako dito sa mga kapitbahay namin kasi isang compound lang kami dito, magkapatid ng asawa ko at yung bayaw ko. Tinawag ko rin po, sabi ko humingi ng tulong sa otoridad, tumawag ng barangay o police para makita yung dito, yung kahon. Nakikita namin, Franco, mayroong payong sa gilid. Yan ba ay dati nang naandyan bago mo pa nakita yung bata or kayo na lang yung naglagay para matakpan yung ulan? Ako na lang po ang naglagay ng payong kasi umuulan nga po eh. Malakas yung ulan ng gabing yun. Okay. Kaya pinayongan ko po yung kahon. Sige, Franco, maraming salamat sa iyo, Franco, okay, sa kabutiang loob na ginawa salamat mo. Thank you very much po. Okay. Samantala, partner, nasa kabilang linya na rin ng telepono si Ma'am Sherilyn Inciso, ang Social Welfare Officer 1 ng Municipal Social Welfare and Development Office ng Goa, Camarines Sur. Ma'am, makikikumusta lang po kami. Kumusta na po yung kalagayan ng sanggol? Sir, bali po sa ngayon, yung bata po ay kasalukuyan pong nasa pangangalaga po ng Goa Municipal and Urban po. Para po mabigyan po ng karampatang pangangailangan po ng bata patungkol po sa kanyang kalusugan. Yung sanggol po ba yung bata, kumusta? Wala ho bang sakit? Malusog ho ba? Kumusta na? Check up na ho ba ito? At ngayon po, sir, yung bata po ay under observation pa po. So, bali po, yung mga given medicine na po sa bata ay yung Hepatil, vitamin K po, at meron pong antibiotic po na binibigay po sa bata. Meron po tayong isang mother po na willing and sa kasalukuyan po ay may gatas. Opo. Na pinapatuto po and at least po malaking tulong po sa bata. Matanong lang namin, doon po sa pagsusuri, lumalabas ba nakapapanganak pa lamang nung sanggol? Ayon po sa pagsusuri at batay naman po sa deklarasyon ng finder po natin, yung bata po ay kasalukuyang naipanganak pa lang po kasi meron pa po siyang umbilical cord. Kasalukuyan po na pa po siya, may mga fresh blood pa po. Opo. Sa kasalukuyan po, ma'am, meron na ho ba kayong ideya kung sino po yung nanay ng sanggol na ito? At sa ngayon po, sir, kasalukuyan po na patulong po natin ang ating PNP po,
WCTV po para po matrace po natin kung sino po yung responsableng ina o kaya magulang po ng batang inabando na po. Para po sa kalaman ng ating mga tagapanood at tagapakinig, may karampatang kaso padusa po ito sa nanay, partially sa nang iwan na nanay. Ano po? Sa ganito pong sitwasyon, sino po ba yung magsasampa ng kaso? Yung government po ba? Kayo po mismo ang opisina po ninyo? Paano po yung magiging proseso, Ma'am Sherilyn? Batay po sa ating batas po ay naandito po ang ating opisina, ang ating pong municipal social welfare and development office. Regarding po sa pagsampa kung sakali man po ng case po sa responsable ang ina, ay katulong po natin ang WCPD po regarding po and filing of the case kung sakali po. Para po, please alam po natin mismo kung ano po yung karampatang kaso. Ma'am Sherilyn, sa mga oras po na ito, marami pong mga magulang ang nagnanais siguro po na mag-adopt ng isang bata. So paano po yung magiging proseso if wala po talagang makuhang magulang itong bata? Ito po ay syempre pwede din po na may mag-adopt. So ano po yung magiging proseso, ma'am? Regarding naman po sa pag-adopt, so nalaman po ng ating mga kahimanwa po, so sa ngayon po inan-inan na po yung pumupunta po sa ating opisina para po mag-inquire regarding po sa adoption process. Pero po sa ngayon, ang bata po ay hindi na po siya pwede kasi po kailangan na po siyang dumaan ng proseso. Okay, Ma'am Sherilyn, sa ngayon syempre may mga pangangailangan po yung bata. Ano po yung mga particular na pangangailangan po ng bata sa mga panahon pong ito? Sa ngayon po, ma'am, yung particular po na pangangailangan ng bata kung saan, ma'am, ay meron naman po tayong source and yung gamit, yung diet first, so yun po yung mga basic need ng bata. So, na kung saan po ay naibibigay naman po natin ng opisina po at iba pa po nating partners na may mga mabubuting loob po. So, nababanggit niyo po, Ma'am Sherilyn, na meron po tayong mga mabubuting partner na talagang willing tumulong. Dagdagan pa natin ng partner. At isa pa. Partner, kasi nasa kabilang linya ng telepono si Congressman Jill Bungalon, ang representative ng Ako Bicol Party List, katulong na kakampi pa. Kung Jill, kaawa-awa po itong sanggol, basta na lamang po iniwan sa harap ng isang bahay at ito po'y kapapanganak pa lamang. Sa mga ganitong sitwasyon, mayroon din pong pangangailangan yung bata habang pinoproseso ngayon ng mga taga-MSWD yung pag-aasikaso dito. Ano po ang pwedeng maitulong ng Ako Bicol Party List, kung Jill? Ngayon, narinig natin na talagang bukod doon sa kalinga ng kanyang ina, ay marami pang pangangailangan ang nasabing sanggol. So, ngayon, ang gagawin natin, Joshua at Remy, bibigyan natin sila, lalong-lalo na yung bata, yung kanyang pangangailangan, no? Pinansyal na pangangailangan para makover yung kanyang basic needs, kagaya lamang ng mga damit, diaper, gatas, at kung ano pa ang pinaka-importanteng kailangan ng bata. Ayun. So, in terms ng sa pangangailangan, sagot na ng Ako Bicol Party List yung tulong partner. Oh. Attorney Jill, tanong din po namin, Congressman, attorney, ano po yung ba yung nakasaad sa batas? Kasi sa ganito pong sitwasyon, may pananagutan po yung magulang dahil hindi po tama na basta na lang po ay iwan yung bata sa hindi maayos na lugar o hindi tama na mag-iwan ang magulang sa bata. Pagdating po sa ganito, ano po yung pwedeng kaharapin ng magulang? Well, malinaw naman na may naganap na pag-aabandona doon sa sanggol. At depende sa sirkumstansya, maaaring din itong magiging murder. Alam mo kung bakit? Kasi ito po ay, ang sanggol ay he's not or she's not capable of helping herself or himself sapagkat sa kanyang murang edad ay siya ay iniwan na lamang at inabandona. So kung talagang ang intensyon na yung nanay o nung magulang na nag-abandona ay talagang mamatay yung bata, pwede yan pumasok sa murder, no? At pwede rin yan pumasok doon sa abandonment na tinatawag. At malinaw na meron pong magiging criminal liability, depende po sa magiging investigasyon ng ating law enforcement agency. So dalawa pong kaso ang pwedeng kaharapin ng magulang, murder at abandonment. Pasok sa dalawang kaso itong mga magulang nitong bata. Yes, tama ka. Kung ito ay pasok doon sa mga elementong nabanggit ko, pwedeng abandonment o pwede ito yung sinatawag natin na murder dahil yung bata ay hindi naman nakapable
natin na buhayin ang kanyang sarili. At yun po ang depende sa naging motibo or intensyon talaga ng magulang. But anyway, ang malinaw ho dito ay labag ho sa batas ang ginawa ng nasabing magulang dahil kawawa po yung naging sitwasyon ng bata. Ayun. Balikan lang natin si MSWD, si Ma'am Sherilyn. Ma'am Sherilyn, willing pong magpadala po ng tulong ang Ako Bicol Party List, si Congressman Sally at Congressman Jill Bungalon para po sa sanggol. At pupunta po dyan yung aming team para ihatid po itong tulong na ito, Ma'am Shi. Okay? Ayos na. Ayos na.